kumuha akong binibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Lagri. Na huwag mo sabihin na sisiraan ako ng bait. Gusto mo rin lang malaman ang katotohanan. Sinasabi ko na sa'yo ngayon ang totoo. Anak niyo talaga si Clara? Siya ang tunay namin anak. Ang ibig mo ba sabihin, Teniente, masama akong tao? At ninako ko lahat ng pinaghirapan ko, ganun ba? Wala akong sinasabing ganyan. Ang tinutukoy ko lang, ang posibleng mangyari kapag ikaw ay nasangkot sa gartong klase ng kasal. Tsa, aalamin nila kung saan ang galing na kayamanan. Teniente, marami akong pinasok na negosyo. At doon ako pinalad na magkapera. Huwag mong sabihin nagsimula ka sa mali. Alam mo kung hindi ako nagkakamali, bago magtuloy-tuloy yung negosyo mo, eh, nabili mo ng bahay na yun. Pangalawa, nagtayo ka ng negosyo. Pero sa malaking puhunan. Hindi maiiwasan eh, hindi alam kung saan ang galing ang pera mo. Ano na pumapasok kasi sinasabi mo kanina? Na maaari akong paghinalaan na nanggaling sa masama ang pera ko, ganun ba? Ganun na nga. Alalahanin mo, si Mara ay pinatubos ng kalahating milyon. At kapag hindi mo na ipaliwanag sa hukuma kung saan ang galing ang kayamanan mo, di malayong madiin ka na ikaw ang kidnapper. Hindi totoo yan, Teniente. Hindi ako masamang tao! Kung wala kang kinalaman sa kaso, pero may nalalaman kasi talaga yung nangyari. Alam mo kung saan ako tatawagan at puntahan. Tutulungan kita. O paano? Magpapaalam na ako. Gaya na sinabi ko sa'yo, kahit magdamag pa tama kwento nandito, okay lang. Bakit naman ako matatakot? Wala ko tayong ginagawang masama eh. Pero alam ba talagang dahil lang kung bakit mabait si Clara kay Magdari? Talas, bakit ba naging bigla ka naging interesado siya sa bagay na yan? Eh, ano ba nakita mong kabaitan na ginawa ni Clara kay Magdari? Marami lang. Ilang beses ko na kasi nakita at narinig eh. Ayun nga muli, binantaan pa ako ni Clara. Nakapag may sinabi daw ako ng masama laba kay Manggari, magagalit daw siya. Ano ba talaga dahilan? Wala akong alam dyan eh. Pero kung meron man nakakalam, siguro naman ang inay mo na yun. Kaya na si Clara mismo ang tanungin mo. Alam mo, malabo ko si Clara na tatanungin natin. Baka sakali ang inay. Fester, ayong kaibigan na. Mag-iingat ka sana sa inaalam mo. Kaya nga na sinabi mo, maaaring magalit siya si Clara. Kaya iwasan mo, makainitan ka niya. Sige, baka na ako. Teniente, boss. Teniente. Pagandang gabi sa'yo. Na-stop mo ko ba magpapahinga mo? Hindi, walang problema doon. Alam mo naman basta ikaw. Teniente. No problem. Kahit nag-delirio ako, babangon ako. Tiplay nyo nga kami kape. Nababalita, sir. Nakita mo na ba? Nakita mo na ba yung lugar?
yung bahay mismo na pinagligtasan namin kay Mara? Boss, doon naman siya nagaling eh. Ha? Yung mismo? Oo. Nakita niyo naman, Tiniente. Napakaluwang nung bakura nila. Bawat kanto nun, merong gwardiya. Dahil sa mabilis yung boss namin, nautakan namin sila. Siyempre, iba talaga yung boss namin. Mabilis na, mautak pa! Kaya nga nga ginawa ninyo eh. Alam niyo hanggang ngayon, hindi pa rin may drawing sa utak ko kung paano niyo nailigtas ang bata. Pero ganun pa man eh, hindi maliit na bagay. Ba, siyempre naman. Kanyente kasi alam mo ako, gagawin ko ang lahat. Mailigtas ko lang ang anak ko. Saka magaling yan. Boss, kape. Niente. Thank you. Kape. Don. Pinakarda. Ano problema niyo? Bakit nandiyan kayo? Yes, kailangan bang makinig kayo lagi sa lahat ng pag-uusapan namin? Tuwing may bisita ako, nakamadyag kayo? Sabi ko nga, boss kayo, negro, huwag na kami makinig. Mahilig makinig to. Liga na, negro! Labas na! Ano naman sinadya mo? Ricardo. Sinabi ko lang sa kanya, totoo. Na yun, posibleng sumabit siya sa pagkakapit niya kay Mara. Ang daddy ko nasaan? Nasa opisina, anak. May inaayos na mga papeles. Naikwento niya sa akin yung pag-usapan niyo, eh. Mami, I'm sorry kanina siya nangyari, ah. Eh, nabigla lang naman ho ako, eh. Kita niyo, pati talo si daddy nga, nasagot ko na rin. Wala yung kalimutan mo niya. Huwag mo nang intindihin yun. Kung minsan nga, eh, naiisip rin namin ng daddy mo na tama ka nga, parang nakukonsentirin namin yung mga alaga natin dito. Hindi na bali sana yun, Mami, eh. Kung yun lang ang nagiging problema. Eh, ang kaso sila pa mismo nag-aakit ng gulo dito. Tingnan nyo na lang, kagaya nung nangyari kay Mara. Yung pagkakakidnap sa kanya. Kung hindi pa tayo naglabas ng malaking pera para lang tubusin siya, edi hindi sana siya makakalaya. Buti sana. Buti na lang. Si Manggari ho, nakagawa ng paraan para mailigtas siya. E ba, paano kung hindi siya nailigtas? Kaya mo, anak, pag-uusapan namin ng daddy mo ito. Mabuti na rin ngayon siguro maghigpit na kami para hindi na maulit itong nangyari. Mami, maiba nga pala ako. Mukhang lalo yatang lumalala yung problema niyo tungkol doon sa yung pang babaeng tawag ng tawag dito. Yung Riza daw ang pangalan, dahil sabi ni Aliolita, patuloy pa rin doon tumatawag dito yun. Ay, naku, anak, huwag ka masyado magpapapaniwala dyan kay Lenita. Kung ano nung sinusumbong niya sa akin, hindi naman totoo eh. Eh, mukhang ginagatungan lang niya ako para magalit ako sa daddy mo. Sino man yung nagsabi sa inyo na hindi totoo yung mga sinasabi ni Aliolita, yung mga sinusumbong niya? Si Debbie. Eh, hindi naman totoo daw na tumawag dito kanina si Rize. Nagsinungaling sa akin si Gary. Pinalabas niya na namatay ang isa sa aming mga kambal. Dahil na rin sa pakiusap ni Amante at sa pagmamakaawa niyang baka may masamang mangyari kay Almira kapag malaman nilang namatay ang kanilang anak. Napilitan si Gary na ipampo ng isa sa aming mga kapambal. At siya nga si Clara Del Valle? Nagreen, ikaw lang ang nakakaalam tungkol sa sekreto ito. Nakikiusap ako sa'yo. Pangako mo sa akin na walang makakaalam tungkol dito, lalong-lalo na si Mara. Mari? Totoo ba lahat ito? Hindi kaya ito isang panaginip lang? Totoo lahat ng mga sinabi ko sa'yo, Lagrin. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo itong ipaalam kay Karen, lalong-lalo na kay Gary. Nahigpit ang banta niya sa akin na kailangan manatili sa kaisipan ng lahat na
na si Clara ang tunay na Del Valle. Habang wala kang kasalanan, wala kang dapat katakutan. Hindi ako natatakot. Nautakan lang ako ni Gary. Pero habang hawak mong lihim ninyong dalawa ni Gary, kailanman hindi ka maaaring idiin. Hindi mo pa nga pala kilala kung ano ang kalibre ni Gary. Ibang klase yun. Pailalim kung tumira. Isang traitor. Alam ko, naniniwala pa rin siya hanggang ngayon na nasa akin na nawawala niyang pera. At ito ang ginagawa niya para makaganti sa akin. Anong inang binabalak mong gawin? Ibabalik ko ang kanyang 5 milyon. Ano? Cardo, huwag kang ibang. Kapag yan ang ginawa mo, lalo lang matutuwa si Gary. Di ba't ikaw na rin ang nagsabi na ang perang yon ay galing sa lihim ninyong dalawa ni Gary? Anong gagawin ko? Tinitig ako sa'yo, Risa. Ididiin niya ako sa kasong ito. Gagawin ko ng paraan. Paano? Kung may natitira ka pa kahit konting pagtitiwala sa akin, ipaubaya mo to sa akin. Hindi ka madidiin. Ano ba problema mo, Lester? Eh, kanina pa kita napupuna na hindi ka kumikibo, ah. Nagkaila kayo sa akin na, eh. Tungkol saan? Eh, talaga palang may kinalaman kayo sa pagdudukot kay Mare. At kilala niyo pa mismo mga kidnappers. Saan mo nalaman yung balita na yan? Narinig ko kayo kanina, nag-uusap kayo ng garing barambado niyo. At siya palang mismo mastermind ito. Lester, kung ano man yung nalalaman mo, pwede isara mo na lang yung bibig mo. Dahil mahirap na eh. Baka madamay ka pa. Hindi ko alam na yung palang plano nyo kaya kayo bumalik dito. Pero okay lang. Kaligayahan nyo yun eh. Ang sumunod sa utos ng kabit nyo. Pero yun ay ang hindi ko maintindihan sa inyo. Bakit hindi nyo maiwalay yung lalaking yun? Pati tuloy si Clara. Nalalaso na yung isipan niya. Kapag may nasabi akong masama laban kay Mang Gary, nagagalit sa akin. Ano ba talaga ni Clara si Mang Gary? Lester, lalo lang magagalit sa'yo si Clara pag nalaman mong totoo. Pero huwag ka mainit. Sasabihin ko rin sa'yo, ipagtatapat ko rin kung ano ang relasyon ni Clara kay Gary. Sa lagay pala eh, ito mismo si Cardo ang... Salamat. Ang nakabili ng bahay ko. Swerte siya. Kwarta. Kaya nga sinadya ko sa'yo. Salamat. Kung anong nalalaman mo't biglang yumaman si Cardo. Okay. Pero pakiusap lang niya yan, medyo nangangalay late ko. Baka gusto mo mo ko. Buka. Tiniyente, hindi ko talaga alam. Kasi kung nanalo man sa sweepstakes yan, o kaya eh, naglaro sa kasino at nanalo, eh, daig pa niya ng ano, daig pa niya ng apoy. Nakakalat dito. Yung balitang yun. Pero hindi. At mas imposible naman siguro, tiniyente, kung nahukay niya yung
kayamanan ni Yamashita, di ba? Malabo naman yun. Parang di yata ako maniniwala lalo doon. Eh kung ganun, saan posibleng kumuha ng kayamanan si Cardo? Gumagawa ba siya ng mga illegal na hanap buhay? Alam mo, Tiniente, ito sasabihin ko sa'yo. Takas ang sasabihin sa'yo. Pinsan ko yan si Cardo. Okay? Pero kahit pinsan ko yan, naihiwagaan ako dyan. Kasi alam mo, minsan may mga lakad yan na hindi ko alam kung saan nagpupunta, ganun. Minsan may mga lakad na nakawala, isang linggo. Babalik yan dito. Sir, punong lahat ng bulsa niya. Paldo yan. Pero ano, kahit naman ganun ang, kahit ganun yung pinsan kong yun, may utak yun. Pasok dito, pasok to, puro negoso. Eh, yun, sinuwerte, eh, may utak ang bungo eh. Posible kayang siya ang tumukot sa anak mo? Teka. Bakit miyembro siya ng ano? Yung grupo ba na kumikidnap tapos may nagpapabayad ng ransom? Diba, diga? Posible. So, baka tama yung hinala mo rin. Hinyente, diba? Yung sa akin lang eh. Baka naman si Cardo mismo. Ang kumita, kay Mara. Sana ako sabihin sa'yo, hindi ba dati madalas tayo nagtataka sa kinikilos ng inay mo? Pati na rin ang itay mo, lalo na pag nandito si Clara Del Valle. Ah, yung sobrang bait sa kanya ng itay at inay? Pati na rin si Clara sa kanila. Bakit naman bigla mong naalala? Kasi ano? Huwag na lang kaya? Karen, alam mo, ang dami-dami mo nang tanong sa akin na masyado mo ko sinususpense. Bakit ba? May nangyari ba dito nung nawala ako? Nako, marami. Madalas kang dumadalaw dito si Clara. At gaya na nakita natin noon, madalas pa rin sila nagyayakapan ng inay mo. At alam mo, may nabasa ako sa notebook ng inay mo. Nabasang ano? Huwag ka sanang mabibigla. Tungkol din ito kay Clara. Ano nga yung nabasa mo? Hindi raw tunay na Del Valle si Clara. Siya daw ay tunay na anak ng inay at itay mo.